chance na nahimik ang KathRyee. Kasi si Ate Rosmar, pinipigilan ko silang pumatol dahil alam niyo na ang lola niyo for the views. Well, siguro ganun talaga kapag inalisa ng mga distri at hindi na kumikita. Kailangan na gumawa ng ingay para... Sakit! Mauuwi lang ako sa tulfo! Ang sakit-sakit! Buong buhay ko! Sobrang achiever ko! Wala nag-college ako! Pageant! Wala akong ibang ginawa kundi... Lahat mauuwi lang ako doon, pero... Sorry! Ang sakit kasi... Anim na buwan na ako ganito. Mawa ng ingay para makabenta. May nag-comment kay Kat, I idolize the wrong person ba? Sad be, I hate betrayal pa naman. Una-una sa lahat, wala pong utang na 20 million ang KathRyee. Kahit kanino man. Pangalawa, I hate betrayal, pero... Alam nyo ba ang ginawa kay na KathRyee? Nagpanggap po siyang manufacturer, pero in reality, ahente lang naman siya. At yung 20 million na sinasabi niyang yun, ay yun sana yung kikitain niya kung natuloy at hindi siya nabuking ng KathRyee o ni Kat Melendez at ni Ryan Kinemerlut na hindi pala siya totoong manuf. Ahente lang pala siya. At ang masaklap pa dito, lahat ng perang binabayad ng KathRyee, hindi dinediretso ni ate mo girl sa manufacturer to the point na yung manufacturer na mismo ang naglapit sa dalawang ito na si KathRyee at si Ryan, na si Kat at si Ryan, dahil nga nagmamadali sa stocks tong dalawa, eh dahil nga inipit nitong si ahente ang pera, kaya ngayon tong manufacturer dumirek na dun sa CEO. Ngayon, nawalan ng komisyon si ahente na nagpapanggap na manufacturer. At ang bottom line, sa hinayang na hinayang siya dahil sa lakas ng O, eh hindi na siya makakatsung. Ngayon, kinompute-compute niya at umabot ng 20M yung pera na naging bato pa. So, sino ngayon ang sinasabi natin na nang betray ng kaibigan? Unang-una, kung totoo kang kaibigan, hindi para tubuan mo ang kaibigan mo. Kung totoo kang kaibigan, hindi para mag-mark up ka. Di ba nga kaibigan, suportahan? Ultimo, pagpapabili sa'yo ng Hermes bag? Sinabi mo pa nakakat ka ng 50 kyaw para sa pagod mo sa pagbili. Ano yun? Walkie-talkie? Robot yarn? Lahat ng kilos kailangan may pain na pera. At tandaan nyo guys, nung nagka-issue about sa Mustang, yung Mustang nila KathRyee na ginamit mo for the content at pinamalita mo sa inyo na sa'yo yun. Buti nga nung time na may issue tayo, eh hindi nagsalita at hindi ka nilaglag ng kaibigan mo. Yung kaibigan mo na minahal ka ng totoo kahit na tinubuan mo sina ng tinubuan at nagpanggap ka pang manufacturer. Manif yarn. Kaya ngayon for the hinayan si ate mo girl. Sayang nga naman yung kikitain mo sana kung ahente ka, no? Imagine, tinutubuan na niya yung mismong CEO, tinutubuan pa niya yung manufacturer na totoo. Kumakatsong na sa CEO, kumakatsong pa sa manufacturer. Gaano ka ka... And lastly, sabi mo organic chemistry pinag-aralan mo. Te, hindi course yun. Subject namin yun sa medtech. So, yun, kakagising ko lang. Sabi namin makonect sa'yo. Kahit na may warrant ka, sinasamahan ka pa rin namin. Hindi kami natatakot, diba? Ganun kami katiwala sa'yo. Hi guys! So, magtitake tayo ngayon ng Melanie kasi ubus na ang Aishi Tokyo. Dahil sa sobrang lakas ng Aishi Tokyo, napaputi na lahat ng masasamang budhi. Ito pala yung OOTD ng isang ahente. Naka Chanel Medium Flap Original. Binili ko sa Chanel Dubai kasama yung kaibigan ko. Ayan. Ito din pala yung t-shirt ko. Yan. Ang aking t-shirt OOTD ko itim kasi maitim ang budhi ko. Nakapag-skincare na ako kahit hindi uno yung card ko. Pero, alam ko, na-scam ako ng 20M at soon, baka nasa rapi tulpo na ako. At ngayon pa lang,
Ngayon pa lang. Nagpapasalamat ako kasi natupad ko yung mga pangako ko sa magulang ko na someday magiging artista ako. Ayan. So, see you guys. Meron kaming breastfeeding today. Ganito na yung itsura ko. Kayo naman yung OOTD ko. Hindi pala breastfeeding. Feeding program. Mali. Ano ba naman yan, Ayang? Ayusin mo yung script mo. Binayaran tayo para gumawa ng script. Lights, camera, action. Tara, mag-feeding program. Brought to you by Ayang's Thai Beauty Shop Corporation. Ang nag-iisang Ayang at ang mga angels. Good morning, everyone! Ganun kami katiwala sa'yo. Kami pa rin yung nagbigay, kami pa rin yung nagparaya, at sa sobrang bait nga nun ni Ryan, natatandaan mo? Tatlo kami sa kwarto. Tatlo kami. Tapos kayo lang, dalawa ng jowa mo dun sa isang kwarto. Dalawang kwarto yun, guys, eh. Yung isang kwarto, tatlo kami. Yung sa isang kwarto, dalawa lang sila nung jowa niya. Kasi gusto namin may privacy sila. Gusto namin mag-enjoy sila. After ng Dubai, nag-Thailand tayo. Niyaya mo kami. Alam niyo kung ano yung reason? Kasi gusto niyang magpa-enhance. Gusto niyang magpa-lipo. Bakit hindi mo yung sinasabi na nagpa-lipo ka? Hindi ka naman namin i-judge eh. Permission to post po, ma'am. Ito lang po kasi yung picture or proof na meron po kami before po kayo i-lipo. Hours before po kayo i-surgery sa arms, i-lipo sa arms, sa stomach, front and back, sa chin, sa thigh, sa singit po. Ito po yung time na chine-cheer ka namin kasi wala ka pong kasama. Kami lang po ni Ryan yung kasama mo at ilang oras na lang po, mau-OR ka na. Diba natatandaan mo, nung gusto mong magpa-lipo, sinong kasama mo? Kami. Nasaan yung boyfriend mo? Hindi ka sinamahan. Kasi magkaaway kayo. Sino yung nandun para suportahan ka? Sino yung nandun para i-cheer ka? Na sige, gawin mo yan. Your body, your rules, ate. Kung saan ka masaya, kung saan ka confident, ate, gawin mo. Susuportahan ka po namin. Sa panahong gustong-gusto mong i-improve yung sarili mo, gustong-gusto mong magpalagay ng yoga or magpa-breast augmentation, gusto mo, di ba? Gusto mong magpabanat ng mukha. Para mas lalong kang gumanda. Walang masama sa pagpapa-enhance. Ang masama, parang nakalimutan mo yata kami. Na kami yung sumusuporta sa'yo noon. Na kami yung kasama mo. Hindi yung boyfriend mo. Kung meron kang problema sa pagpaparetoke, sabihin mo yan sa sarili mo. Bakit mo ginawa? Sabihin mo yan sa lahat ng nagpa-enhance, sa lahat ng nagpa-opera. Sabihin mo yan sa kanila. Diba? Against ka sa body shaming. Kasi nakakaranas ka ng body shaming, alam mo yan. Walang masama kung i-improve mo yung sarili mo. Kami ba sinabi namin na lumaki yung puwet ko dahil sa product na iniinom ko? Hindi. Because that's false marketing. Sobrang ano nun eh. Iba na. Isin yung mga pangalan ninyo. Pwede ba tayong mag-live? Ayan. Mag-live! Live! Talaga, like... Ako kasi, yung mga inano, pinupukol mo ng mga issue sa akin, girl, na ginagamit mo ngayon versus sa akin. Iniyak ko na yung mga yan. Kung sinasabi ninyo na ako, may warrant ako, totoo po yun. I've been through a lot. Like, I've been through worse. Okay? May resibo ako, oo. Marami ako resibo dito. Ngayon, yun ang challenge ko. Sabihin niyo siya, i-allow ako, i-post niya, or magpagawa siya sa lawyer niya, i-allow ako o i-allow kami na sabihin lahat-lahat at i-post lahat-lahat. Okay? Diba? Kasi ang tanong dyan, kung totoo lahat na totoo ka sa mga tao at nagbablog ka palagi, where was I? Where was I? Where was I? Nasaan si Ate Ayang mo sa lahat ng mga nangyari na nandun ka? Where was I? Diba?
Nasaan kami? Diba? Ayun na nga, sa lahat ng nagmamarunong, bakit po sa loob po ng 2 taon, magtatatlong taon, wala po kaming kahit na anong picture sa social media? Yung pinag-iinaso nyo, resibo lang sa airfare. Paki-reveal naman yung resibo ng Hermes. Ng Balenciaga. Ng mga Chanel. Ng mga pinagkain nila. Si Kuya nyo, si Louie kasi lahat nakaano eh. Yan lang inaaso ninyo. Oh. Yan lang inaaso ninyo. Yung business class lang. Okay? Yan lang masasabi ko. Wait lang. Tain ko lang yung lawyers. Yan lang, guys. Una, yung Mustang nila na inangkin mo. Pinagkalat mo sa hometown mo na sa'yo yun. At pinagkalat mo rin sa social media na sa'yo yun. Yun yung nireveal ko dati, di ba? Na hindi sa'yo yung sasakyan yun. Pero still, pinagtakpan ka pa rin nung 2. Pangalawa, ang sabi mo, organic chemistry ang tinapos mo. Pero polsay ka. Organic chemistry ay subject, hindi po ito course. At uulitin ko nga ate, polsay ka. Pangatlo, paulit-ulit mo sinasabi yung kinaso mo sa akin na long time ago nang dismiss. Long time ago nang dismiss. Pang-apat, sinasabi mo manufacturer ka. Pero ahente ka lang na kumukomisyon na nagpapanggap na manufacturer. Panglima, sinasabi mo na meron kang sariling planta. Yung planta ng manufacturer, wala ka pong sariling planta. Pang-anim, sinasabi mo rin na 13 million ang kinikita mo sa loob ng isang araw sa iyong Shopee. Ate gising, hindi yun totoo, alam mo yan. Pang-pito, sinasabi mo na bumili ka ng mga machines. Hindi sa'yo nakapangalan ang mga resibo. Yung manufacturer po ang nakapangalan sa mga resibo. Ate, gising. Pang-8, lagi mo sinasabi, ako ang hindi FDA queen. Pero pag chinek mo sa FDA verification portal, 5 pages po ang Rosmar dyan. At pag check mo ngayon ng iyong mga FDA, ng mga Thailand products mo, paso na po lahat. Expired na po lahat. Paalala ko lang po, baka nakakalimutan niyo pong i-renew. Pang-9, lagi mo sinasabi na nababan yung mga accounts mo at umiiyak-iyak ka pa, kaka-report ng mga tao. Ate, dine-deactivate mo po yun. And pang-10, hindi ko alam kung artista ka ba. Kasi dito sa TikTok, lagi ka na lang umiiyak. Lagi ka na lang malungkot. Lagi ka na lang nagbe-baby to. Pero sa FB, napakasama mo. Napaka-taray mo. Lahat na lang inaway mo. Ate, ano pang totoo sa'yo? Paano maniniwala ang mga tao sa'yo kung nabubuhay ka sa imahinasyon mo? Hindi ko alam kung nagde-daydream ka ba na may 20 million ka sa panaginip mo. And common sense, sinong ahente ang kayang gumastos ng 20 million? Pera din po ni Ryan lahat ng nilabas mo. Pera ni Kat Melendez and Ryan Armeda. Dugyutin na pananamit nila, pinakapunta ng Amerika. Kasi hindi siya nakapasa. Hindi siya nakapasa kasi hindi nga siya marunong mag-English. Ugali, ganyan, mukhang pera, magnanakaw, ganun. Una, bading talaga. Bading na bading. Kasama niya puro mga ano din, kemi-kemi din. Mm. Yun, mas naging lalong babae yung kalon. Parang dalawang isip na ako, baka sila din to nag-ano nga din sila. Kasi si babae is ano, diba, tomboy. Ha? Maliit pa. Maliit pa. Maliit pa yung jutsu ng batang yan. Ilang
ako pumilit kay Hailey na, Hailey, pagbigyan mo naman si Justin Bieber magkaroon ng sports car kasi bonding na nga siya. Nakikigamit pa kayo ng sasakyan ng iba. So, sabi... Bobo talaga yung batang yun kahit kailan. Ay, naku. Ano, wala siyang gana kay, ano, kay Bonjing. Kaya, gagana. Hindi wala siyang gana kay, ano, Bonjing kasi mataba si Bonjing, di ba? So, yun. So, sa tingin nyo, yung sumakay kay sir niya para makapasa. Uy, grabe ka po sa katray. Ang gagawa ko sa katray nyo. Okay, ang manifest. Siguro kasi bobo yung gumawa ng ano, ng English na yun. Dahil iba yung meaning kay Ryan Armenta. Ang meaning ng manifest. Pansinin ninyo. Nung nawala ako, nagkalat. Na yung lalaki na kilala ko, puputak. At yung babae, ganon na build ang marketing. Na iintindihan nyo, it is called branding for social media personalities for CEOs. Don't talk about marketing if you don't know anything. I am the only person who knows. Oh, ikinakahiya ka ng Muslim community nyo. Naintindihan mo, wala kayong alam, bobo kayo sa mga ano, sa mga marketing, wala kayong alam, okay? Kung gin bilog lang iniinom mo, ako Smirnoff ang iniinom ko, di ba? Pangligo, yung damit, pawisin, ito ang totoong buhay ng mahirap. Walang aircon, may electric fan, hindi aircon na naka-aircon. Ito, itong nakikita nyo, totoong. Yung CEO ninyo, mga ano, mga centralized ang mga bahay. Kung team, sila yun. Sila yung nang scam sa akin. Tinitignan mo ako ngayon, andyan ka pa rin sa screen. Andyan ka lang. Hanggang dyan ka lang. Naintindihan mo? Ako, nandito ako, pinapanood mo ko. At top one pa rin ang glutathione ko. Yan. Tignan mo mabuti yung pagmumukha ko. Ngingiti pa ako sa harapan niyo. Screenshot mo. Ayan. Diyan ka lang. Dahil hanggang diyan ka na lang. Ikaw na scammer at kasama ng maka. Kasama mo hanggang diyan na lang kayo. Oh. Tignan ninyo ako. Tignan ninyo ako. Ganda ko, no? Paano ba naman kasi? Little Miss Girl Scout 2004. I remember 10 years old lang ako or 9 years old ako. Wala kayong alam sa marketing, guys. Yung mga nagsasabi ng negativity dyan. Wala kayong alam. Akala nyo, yung mga, wala pa po kayo. Hindi ko na maantay na bumalik yung Thai Beauty Shop account ko, pero ikakwento ko na yung tungkol sa mugshot and bakit ako nagkaroon ng warrant of arrest. Kung gusto niyo, gamitin niyo to sa akin para laitin ako, pero proud akong sabihin sa inyo na nagkaroon po ako ng kaso na libel nang dahil sa pinost ko po yung nang-scam sa akin. Kaya warning sa lahat po ng na-scam, kahit anong mangyari po, huwag niyo pong ipopost yung mukha, pangalan po ng mga nang-scam sa inyo dahil po pwede pong gamitin to against sa inyo. At yan exactly ang nangyari sa akin. So, nasa Dubai ako noon. Subasagot naman ako sa mga kailangan sagutin sa kaso. Pero kasi, during that time, you all know kapag letter sa Pilipinas, pag pinadala, may times talaga na hindi mo siya marireceive, di ba? And that happened to me. Dated ng... May nakapagsabi po sa akin, nag-check po kami. Sabi nila may outstanding warrant ka. So ang ginawa ko po, hindi po ako lumapag sa NAIA Terminal 3 kasi may binabalak po sa akin yung kaaway ko. Gusto po niya ako mapicturan, gusto niya ako mapahiya, and worse, gusto niya ako makulong.
Pero ang nangyari na lang is sumurrender na lang ako sa CIDJ Angeles. Straight from Clark Airport, pumunta po ako doon. And eto siya guys, nag-bail lang ako ng 10,000 pesos. June 20 po. Eto siya guys, yung mugshot ko. And makikita ninyo dyan, violation of RA 10175. Wala po akong in-scam na tao. Pero sa batas po kasi natin, hindi pwede. Ngayon, paulit-ulit na lang po, yung nakagawa sa akin na hindi maganda, pinapakalat po niya na ang dami-dami kong kaso. I only have one, this one. And soon, matatapos na po siya kasi yung mga ebidensya po namin, na isubmit na po namin. Na wala talagang pumasok na pera sa akin, sa bank account ko, doon sa mga transactions namin. Na peke po talaga. Actually, I really want to post this photo. Bakit? I really want to show the world na kahit na anong mangyari, husgaan ka man ng iba, laitin ka man ng iba, na kriminal ka, na may warrant of arrest ka, doon mo makikita kung sino yung mga totoo mong kaibigan. Wala pong sumama sa akin nung time na to kung hindi si Louie lang po, yung jowa ko. Wala pong ibang kaibigan. Wala pong ibang kaibigan. Ayan, dalawa lang po kami ni Louie na nag-flight. Ayan. And sobrang sama ng loob ko dito, naiyak na ako kasi ito po yung araw na flight dapat ng angels ko, pero nauna na sila. Sumunod na lang kami. Ayan no, ayan na lang ako. Kung gagamitin nyo to para ilubog ako, okay lang. Pero please, sa lahat ng mga nagawa ng hindi maganda ng mga scammer, huwag nyo nang... Wala nga pang alam ang mga medtech pagdating sa skincare at sa supplements? First, ano ba ang medtech or medical laboratory scientist kung tawagin? Ang mga medtech po ay mga highly trained health professionals na nagtetest ng mga tissue and blood samples sa laboratory. Kasama rin dyan ang urine, ihe, stool, fecal matters, cerebrospinal fluid, amniotic fluid, and other body fluids or specimens for diagnostic and research purposes. So with that said, medical technologies talaga do have a strong background pagdating po sa research. But yung pharmaceutical background namin ay hindi intense katulad po ng mga pharmacists. Pero inaral din namin yan dahil nagkaroon din kami ng subject na pharmacology. Meron nga rin kami psychology subject. At ang mga medtech po ang master ng chemistry. Kasi ito po yung subject na paulit-ulit-ulit naming inaaral. Magmula first year organic and inorganic chemistry hanggang 40 year major subject ang chemistry. So technically, ang mga medtech may knowledge yan. Knowledge kung paano magre-react ang katawan mo sa mga skincare ingredients. May knowledge sila sa supplement kung paano magre-react yung katawan mo. Kaya alam namin ano ang sobra. Alam namin ano ang kulang. At of course, dumadaan po talaga sa pharmacies at chemists ang bawat formulation ng isang product kasi sila po ang nakakaalam ng efficacy, effectivity, yung safety. Pero kami, as a medical technologist, mas naiintindihan namin ang mga progress reports ng R&D team kasi nga may mga background kami when it comes to medical terms and procedures na ginagamit sa laboratory. That's why it is also important na magkaroon talaga ng sariling R&D team. So kahit kami po sa team Neko tayo, binubuo po kami ng mga medtech at nurses, may sarili pa rin po kaming research and development team. Sila yung mga experts na chemists, formulators, pharmacists, at mga doctors. At mga researchers. To summarize, ang mga medtech po, hindi nila hawak ang formulation. Ang gumagawa niyan, licensed formulator at licensed chemist. But it's wrong na sabihin na ang mga medtech walang alam pagdating sa process and procedures sa paggawa ng skincare at sa supplement. Yun lang, sana na liwanagan kayo at na-enganyo kayo mag-medtech kasi masaya ang medtech. Yan ang best pre-med course. Manang lahat, kaibigan na po namin si Rosmi, 2021 pa lang, TikTok era pa lang. Nag-usap kami sa chat, nag-video call kami. Ito yung convo namin, December 24. Sabi niya, thank you sa pabango. Sabi ko, thank you bebe, Merry Christmas, Happy New Year sa inyo ni Nathan. Ayan, thank you po, love, love, kakilig. At tanda nyo pa, nung nagkaroon sila ng sagutan ni Ate Girl. Dahil si Ate Girl, hiniram niya po yung Mustang namin. At sinabi niya sa online na sa kanya yon. Kaya ganito yung post ni Rosmar. Ayan, susi ng Mustang, ibalik mo after mo i-content. At that time, kaibigan namin si Rosmar. At kaibigan din namin si Ate Girl.
So sa gitna lang kami. Kahit sinasabi sa amin ni Ate Girl na mag-post daw kami dahil nagpaparinig daw sa amin si Rosmar. Kaya sabi namin, hayaan mo, huwag mo na lang papansinin. At kami, hindi para makisawsaw kasi hindi naman kami directly ina-attack na ni Rosmar. At saka totoo naman na hiniram talaga yung Mustang namin. Pinicturan yung mga susi namin. Tsaka niya pinow sa social media. Nagigets nyo naman ba na kaibigan namin si Rosmar at the same time kaibigan namin si Ate Girl, nasa gitna lang kami. At kahit maraming mga sinasabi sa amin si Ate Girl about kay Rosmar, never po kami nagsabi kay Rosmar ng mga sinasabi niya. Dahil ikaw, pinagkatiwalaan mo kami sa mga rants mo. Hindi kami para mag-splook, hindi kami para mag-gaslight, hindi kami para pag-awayin kayong dalawa. So kung mayroon kayong rants sa isa't isa, pwede kayong magsabi sa amin pero hindi po makakalabas. Ganun po kami as a friend. Deadma lang. Wala kaming care as long as hindi kami yung pinaparinggan. Sa mga hindi nakakaalam, maraming mga invitation sa amin. Hindi lang talaga kami nakaka-attend dahil mahihiyain kami. Tulad nito sa Manila Times. Eto sa Go Negosyo. Ni-invite din kami. Hindi rin kami nakapunta dyan. Busy po kami sa Herskin at sa Neko Tayon. Ginagawa rin kami mga guest speaker ng mga schools. Hindi rin kami nakakapunta. At ito, malaking event to sa Facebook dahil lahat ng content creator magkikita-kita, hindi rin po kami nakapunta. And hi KathRyee, first creator gathering this year called Reels PH. Di kami nakapunta dyan. Si Rosmi, kahit alam niya ang kaibigan namin si Ate Girl, ini-invite pa rin niya kami sa mga birthdays at events niya. Tulad nito, ito yung pinyag ni Nat-Nat. Hindi rin kami nakapunta, in-invite niya kami dyan. As a respect para hindi na lang magalit yung isa, hindi na lang kami umattend. At nung event niya sa December, hindi rin kami nakapunta kasi dito talagang sobrang busy namin. Pero hindi niya pa rin kami nakalimutan i-invite. Yeah, sabi namin, Ma'am, she congrats, successful ang event mo. More blessings to come. And naiintindihan niya. At nung ito na nga, yung May 14, birthday ni Nat-Nat, dito, pumunta na po kami. Kasi nung baby si Nat-Nat, di namin siya nakita eh. At ang bilis ng panahon, 1 year old na siya. At sa mga nagsasabing spokesperson daw namin si Rosmar, alam nyo ba, siya pa nga ang nagsasabi na wag na wag na wag. Nung na-scam ako ng Kim Pamparam, nung ano daw tinapos ko. Political science po ang tinapos ko. Meron akong second degree. Meron po akong trabaho po na hindi pwedeng i-reveal kasi may non-disclosure agreement po ako worth 60 million pesos. Ngayon, sa mga Marites dyan, kung meron kay 60 million pesos, i-reveal ko kung ano yung trabaho kong isa pa. Kung meron po kay 60 million, kaya nyo pong, hindi ka nagbe-baby talk ngayon, hindi. Si Bonding lang gumagawa nun. Ate! Ate! Ipagawa mo yung puwet ni Kim Pamparang 85. 240cc. Para pag kinember look ending ako, ate, sexy ang Kim Pamparawit. Yorn! Yorn! Pag-ganorn! Hindi ako nagbe-baby talk. Ayan. Story time. Ayan. Nakilala ko si Ate John. Hala, anong issue yan, guys? Pero hindi ko alam anong glitch meron ngayon. Ito yung account ni Ma'am Kat Melendez. Naka-follow naman ako. Hindi niya ako blinak pa. Ay, sorry pa. Hindi niya ako blinablock. So, iduduit ko sana tong track na to kasi parang familiar sa akin. Familiar din sa akin tong damit na to. Gusto ko yung style niya. Hindi ko maalala kung sabay namin binili yan eh. Pero hindi na sila ma-duet or di na ma-stitch si Kat Melendez. Naka-off na yung duet niya tsaka yung stitch niya. Tapos may glitch din ba yung messenger? May group chat kasi ako ng delivery ng isang brand. Tapos na-unsend na lahat yung proof of delivery. Magko-complain kasi ako dahil hindi nagbabayad ng tax yung mga may-ari. Kailangan ko ng resibo, di sila nag-issue sa akin. Hindi ko tuloy ma-refund yung worth 8.5 million ko na stocks. Na nangingitim. May glitch ba, guys? Ayan, may glitch ba? Mukhang hindi naniniwala si Navi na may 20M ka. Alam niyo, wag niyo silang i-bash. Yung mga kabatch ko noong high school ako, kung hindi sila makapaniwala na meron na ako ngayon na mga bagay na nilalait lang ako noon. Nag-aral kasi ako noon sa international school. Yun yung school ng mga mayayaman, guys. Mga foreigner, anak ng congressman, governor. Pero hindi ka ako nagbabayad ng tuition. Zero ang binabayaran ko. Kasi nung nag-entrance exam ako, perfect yung entrance exam ko. Nabubuli ako noon nung first year high school ako. To the point na hindi na ako makapag-aral. Nilalagyan ng bubblegum yung ulo ko.
Yung bag ko, nilalagyan siya ng bato. Tapos ang tawag pa nga sa akin noon eh, Ayra Igno. Kasi galing ako sa public school, tapos private. International school pa at mayayaman pa ang mga classmate. Walang araw noon na hindi ako umiiyak. Kasi palagi akong pinagtitripan. Kinukutos-kutosan pa nga ako noon eh. At si Navjot, or si Navi, or si Mr. Nobody, alam niya yun. Kaya siya natatawa kasi siya mismo naranasan niya din yun. Naranasan din ni Navjot ang mabuli ng dahil sa kanyang nationality. Meron ako mga classmates, mga varsity players sila. Lagi nilang binubuli si Navjot kasi mataba siya. Kailangan si Navjot makisama siya. Kaya ganyan yung personality niya ngayon. Sobrang lakas ng personality niya kasi mismong siya alam niya yung pakiramdam ng mabuli. Nang, hoy, amoy sibuyas ka. Hoy, ang taba-taba mo kasi mataba si Navjot noon. Pero gwapo siya. Cute siya. I have a lot of mistakes nung high school ako. Sobra. At pinagsisihan ko yon. Pinagsisihan ko na hindi ko rin pinaglaban noon yung sarili ko. Talino lang kasi ang meron ako. Bumagsak noon yung mga grado ko. Yun. Nung first year high school ako. And Navi, kung napapanood mo to, kung natatawa ka sa akin, okay lang yun. Kasi ako, lahat ng pambubuli sa akin, ginamit ko to get to where I am right now. And pag may time ka, let's meet, let's talk. Magkamustahan tayo. Kasi I know, alam mo yung feeling ng mabuli na mga classmates natin noon. At up until now, itong nangyari sa akin sa social media. Nabubuli ako ng mga mas mayaman sa akin. Ng mga mas madaming pera. And congratulations pala dahil meron na kayong sariling bahay ng family mo. Dati nagji-jeep lang tayo, Nabi. Tapos bababa kayo sa apartment ninyo. Pero ngayon may sarili na kayong bahay, sports car at motor. And kudos sa parents mo. Kasi nagtrabaho sila ng matindi para sa inyo. Kaya pala ganyan siya ngayon, si A, kasi ganun yung childhood. Anong ganun yung, ano ba yung ibig nyong sabihin na ganun yung childhood niya? Her childhood was perfect. Anong nabully si Ayra? Hindi siya nabully. Some part siya nabubully noon. Normal lang naman yung asaran sa classmates, di ba? Pero yung sinasabi niyang pabuli, nabubully siya, eh, that's not true. All my classmates here from La Union, even my teachers can provide the proof sa inyo na walang katotohanan yung pambubuli na sinasabi niya. Normal lang yung asaran sa classmates. Ako yung nabubuli noon. Ito yung project ng pambubuli noon. Walang pataasan sa limit na bully-bully. Ako ang nabubuli noon. Kasi dayuhan ako dito sa bansa niyo. Yun yung totoo, hindi siya yung nabubuli noon. Whatever is going on sa buhay niya ngayon, sarili niyang kagagawan yun. Hindi yun produkto ng nabuli siya noon. Hindi, ito yung produkto ng nabuli noon. Ito yung legit, huwag kayong maawa sa mga kahit ano. Ito yung pairalin nyo. Yan kasi nadadali kayo sa mga paaway fake eh. Kawawa siya siya. Silent attack, ansama, di ko alam ba't kailangan i-share. I just did an experiment. Last year, December, I marketed Nekotayon, not as a whitening supplement. Nagsariling sikap ako. Nilift up ko yung brand. Pero, nagkaroon ng gulo nung hindi ko sinunod yung hype. Nung hindi ko sinunod yung 8 days effect. At hinighlight ko yung 100 mg glutathione lang niya. Na, pwedeng makapute, pero medyo babagal. Sorry, Ma'am Kat Melendez, but I have to show this. Mababasa nyo dyan. Support po kayo sa new supplements nila Ma'am Kat and Sir Ryan. New opportunity po yun sa inyo. Congrats sa mga nakapasok. Dito lang ako sa gilid magbebenta with a heart. Nagpasalamat siya dyan. Sabi Ma'am Ira Jean Beredo, salamat po. Sana po maging okay ang lahat. Kung meron man ako na-realize ngayong taon, I am good. I can sell on my own. Without doing false marketing. Without jumping into the bandwagon. Without doing the 7 days hype. And exactly what I expected. Here you are, attacking me personally. Just because I shared an honest review of Nekotayon. The public deserves honesty. That's why I don't want to be labeled as CEO. Kasi kapag CEO, ending na ng karir ko as content creator. Eh dito ako nagsimula. I didn't even want to be the CEO of Aishi Tokyo. I just want to be Ayang, the content creator of food supplement. I enjoy being honest. I enjoy educating people. I enjoy discussing ingredients. Kasi kanino ba nagsimula ang pagdi-discuss ng food supplement?
Ngayon, sa kaka-comment yun ng ganito, somebody blocked me. Yes, Sir Ryan Armenta blocked me. I don't know, you can ask him. So here's the tea, he blocked me. Are you happy now? I supported them genuinely. But if I marketed the product na namuhunan din ako in a different way, feel free to hate me, but I will never change. Together with the hashtag pinakamatalinong users, I want to build a community where we support brands and discuss the benefits of the brands, but we'll never ever lie just for the money. Okay po kami ni Ma'am Kat Melendez. Ewan ko kay Sir Ryan kasi nakablock ako. Ayan o. Okay na? Nasa point ako ng buhay ko, ang meron lang ako ngayon ay ang pagiging honest ko. Hindi ko kailangan gumawa ng kahit na anong clout chasing para makabenta. Itong product na pilit yung dinadown, kailan may binayaran? Kailan merong inatake? Ngayon, kung hindi nyo na makita yung neko tayo dito sa account ko, dahil sa kakabash nyo, at hindi na nila ako pinayagan magbenta, okay lang yun. At least I did my best to the 11,000 buyers who bought Nekotayon in my shop.